Agung Luto. Ganda. Chef, daming APF nito ah. Oo, kasi meron tayo itong 8 kilos yeah. Na halo-halong mga wings, neck, CLQ, chicken leg quarter, tsaka drumstick. Yan. Bakit tayo napakadaming manok at dapat ang dami natin ditong arena ngayon? Nagawa tayo ng Kanto style na Kanto fried chicken. Ayun. Yun, nako ah. Ito yung... Ako, magiging totoo ko sa'yo, Chef. Pag wala kaming ulam, ito ang panagibutas ko. Panatakbuhan to. Siyempre, ito yung mga... Meron lang mga boot na ganyan, no? Tapos tatagta rin doon. Presyo ang 10 piso, 13 pesos yung leg, mga ganyan, di ba? Hita, papakpak, 20 pesos. Alam mo, meron ako napuntahan na tindahan ito sa Divisoria. Yun ang nakitong pinakamurang kanto fried chicken. Buo, 160 pesos. Wow, mura yan. 160 pesos. Pero anyway, pakita natin sa kanila, Chef, kung paano nga ginagawa itong kanto fried chicken na ito para magawa niya sa inyong mga tahanan, no? DIY. Let's get it on, Chef. So, meron tayo itong APF or all-purpose flour. Timplahan natin yan pang breading natin sa chicken. So, meron ako ditong chicken powder. Lagyan natin. Meron din ako ditong garlic powder. White pepper. Dahan-dahan lang kasi matapang ilasan ito pag nasobrahan natin. At yung regular natin na black pepper. Lagay din tayo, generous amount of salt. Ito, halo lang natin hanggang mag-incorporate ito mabuti. Tapos, itong ginawa natin na mixture na to, ito na rin yung magiging wet butter natin mamaya para sa fried chicken. So, kuha tayo ng konti, mag-iwalay tayo para sa wet butter natin. Ayan, pag ganyan na nga po yung consistency ng ating ano, wet butter. Ayan. Okay na po yan. Timplahan din natin ang ating chicken bago ito umpisa mag-prito. So, salt and pepper lang. Yan. Nakakunting chicken powder. Yan. Halo lang natin. Babad natin for 30 minutes para kumapit yung lasa na tinimpla natin. So, habang nakababad yung chicken natin, gawa tayo ng gravy. I-brown lang natin yung flour natin. So, add tayo around 1/2 cup. Add din tayo butter, 1/2 cup. Melt lang natin. Tapos pag na-melt natin itong butter, add na tayo ng water. Yan. Gradually, mag-add tayo ng water. So yan, na-meet na natin yung magandang consistency. Add tayo, season natin ng salt and pepper. At sa Kanto fried chicken, yung gravy nila, lalagyan na lang ng chicken powder. Or pwede natin gamitin yung chicken cubes. Ayan. Ayan, pag ganyan lang yung consistency. Okay na yan. Pero kung anong prefer nyo consistency, pwede nyo adjust. Add lang kayo ng more water. Okay na to. Balikan na natin chicken. Ayan, ready na lahat. Pisa na natin magluto ng Kanto fried chicken. Unahin natin yung mga drumsticks natin. Ito, nakita nyo halo-halo. Pero gagawin natin kung ano yung magkakaparehas. Yun ang pagsasabay-sabay natin yung luto para yung cooking time niya pare-parehas din. So, bagsak lang natin sa mixture natin ng wet butter. And make sure lang na makoat na mabuti. All sides. So, make sure lang natin na tataktak natin yung excess na butter na ginawa natin. Tapos lang, drop lang natin dito. Coat lang natin siya. So, makikita nyo yung isang kamay ko pang dry, yung isang kamay ko pang wet. Para hindi mag-crumble sa kamay nyo. Make sure lang na na-dredge natin ng flour properly. All sides. Pati yung mga part ng mga ganyan, no? Yan. Yung mga loob-loob nya. Coat din natin na mabuti. So, yung excess din na flour, make sure na matanggal natin para hindi magbukol-bukol yung fried chicken natin. And fire na natin. Bigyan natin ng mga 10 to 12 minutes
para dito sa drumstick natin. To, habang fina-fry pa natin to, start na rin natin yung mga wings. Yan. So yung mga first batch natin na dinrap, syempre first in first out, unahin na rin natin yung ahon yun. Ayan, may mga dark na yung kulay. Ulit-ulit din lang natin yung ginagawa natin yung proseso hanggang matapos natin yung prito lahat ng chicken natin. So, yung huli nating manok, ito na nga. Isang buo. So, yung huli nating ahon. Yan, nako. Eh, abang sinasabi mo yan, amoy na natin. Kanto fried chicken dito. Meron tayong daw saging dito, magsiset up na tayo, chef. Oo. Gutom na ako, kirain na natin yan. Tutak na KFC. Pero Kanto Fried Chicken po ang ibig sabihin. Hindi KFC ano eh, chef. Hindi KFC yung kilala natin. No? Oo. Grabe, chef. Dami yung inanda ngayon na fried chicken. Nako, gustong gusto ng mga bata. Gustong gusto natin. DIY sa bahay. Magagawa nyo na po. Sundan nyo lang ang proseso. No? Nung napanood nyo po, ganun lang kadali. Even the sauce, gumawa si Chef PJ dito. At ang kulang natin, chef, nakita ko is the suka natin. Suka-suka. Labasan natin si Bonjing. Ang Bonjing natin. Chef, paano ba to? Ang laki. Ayun. Natin. Etong suwa na to, chef, ano mo to? No? Talagang ginawa mo, ha? Oh, ito talagang binabalan namin to. Ano yung mga nakalagay sa loob niya, chef, na suka na yan? May bawang, may garanggal, may ginger, yung mga sili na labuyo. Yan, tapos nilimplano natin ng patis, asin, yes, yes. Paminta. Yan. Yung pagkabukas mo ng bote, yung aroma po nitong suka na to. Grabe. Uy, yan. Ayos. We're ready to eat. At syempre, ayan nga po ang ating KFC, chef. Kunin ko na tong isang to. Alam mo, mahilig ako sa... Oh, bagong luto. Mahilig tayo sa... Drumstick. Drumstick. Wow! Narihanin ko yan. Kaya next, nahihingit ako. Wow, wow! Kunin ko naman yung wings. Yan, oh. Ganda ng pagkaluto. Wow! Ilang... Sa pagkakaano mo siya pa, tansya mo, mga ilang minuto mo biniprito para makuha nila yung tamang... Yung sukat ba naluto na siya? Alam mo kasi mga ganito, mahirap lutuin ba? Itong ano, yung drumstick tsaka itong wings, around 10 to 12 minutes. 10 to 12? Yung mga like quarter naman nila, parang sa 15 to 18 eh. Kasi mas malaki tayo, pero mas mahina yung apoy. Oh, okay. Ito mas mahinit yung apoy natin dito sa mga wings and ano, drumsticks. So, sarap. Sarap. Kanin tayo dito, chef. May sauce tayo. Yung sauce, ginawa mo rin to, chef, di ba? Ay, makita nila paano mag-gawa ng from scratch na sauce. Kasi yung pinakita natin na paggawa ng sauce, Codex. Ano yun, pwede nilang naruin kung anong gusto nilang pang-season. Ito, pinakita mo yung basic. Pinaka-basic. So parang guideline lang na nila to. Tapos kung anong gusto nilang timpla, ay gusto silang gawing adjustment, pwede libreng-libreng gawin. Basic learning, mga nalit mga kakay, no? Pagka gumagawa siya PJ ng sauce, gravy, for example, no? Actually, gravy. Lagi ko nakikita, chef, yung procedure mo ng flour bina-brown mo. Oh, yun, depende naman yun. Kasi ito, kunyari, gravy. So, brown siya. From there pa lang, binibigyan ko na ng flavor agad yung flour natin. Hindi naman dahil gusto ko lang siya brown. Yeah. It adds flavor, add color. Tapos, mas mabilis maluto yung flour. Kasi pag dinire-diretso mo rin, mararamdaman mo yung lasa ng flour. Ito yung sauce, Ano yung po yung sauce, no? Wow! Ganda. Even the taste.
May kaparehas yung lasa ng gravy mo, Chef. Ito yung binabalik-balikan na ginagawa nating sabaw sa isang famous restaurant, no? Si Bubuyog. Pareha ng lasa. Uli. Ang sarap naman kung ganito yung ininegosyo nyo po, no? Na Canto Fried Chicken. Ganyan yung gravy mo. Tingin ko papatok ka kasi the taste, huli mo yung lasa ng ano eh, ng... yung masa na hinahanap-hanap natin, no? Wow. Yun talaga lasa. Sa pang kapansin-pansin sa pagkain na manok. Gusto gusto ng bata, no? Fried chicken, no? Bakit kaya? Ako, yung bata po pa ako. Mahilig din ako sa fried chicken eh. Baka? Pinaka-neutral ata kasi talaga ito kay Lucho. Okay, no? Gusto gusto ng tao to yung fried chicken. Alam mo, karamihan, marami. Ang ano talagang na? Kumakain ng fried chicken. Hindi lang bata. Even adult, no? Ayun, mga fried na ganito. Pero, sa observation ko po ito ah. Nagbigay lang tayo ng opinion, Chef. Sa parte ng manok, ang pinaka, sabi natin, malalasa, hita, pakpak. Ha? Kasi yung mga bony part. Oo. Ang talaga yun, ha? Versus dun sa... breast part. Breast part. Kaya ginagawa, pag may bilo ako manok, Chef, hita, pakpak lang ang madalas kong ginagamit. Kacha tinola, walang manluto, no? Laging ganun. Ang sako yung suka. Pag may inibitahin ito, yung suka sa aking gravy, nandalas po nandun sa ano eh, pambalot ng ice candy, di ba? Naka-plastic. Wala lang tayong plastic eh, pero yan. Yan, naku! Bago tayo bumakabak ng todo dito, gusto ko na po kayong pasalamatan. Sana nakapagbigay tayo ng konting knowledge, no? Saan gumawa ng simpleng... fried chicken. Fried chicken, Canto Fried Chicken, no? Costing wise, Chef, siguro magtatanong sila. Yung cost nito, minimal, no? Kaya ito yung madalas na ginagamit na pang negosyo. Actually, hindi naman natin siguro sasabihin na or not, not offend yung mga businesses na ganito. Yung frozen na chicken, mas mura pa, di ba? Mas mura yung mga frozen na rin. Na yun ang mas madalas na ginagamit. And magandang marination, magandang pagkakaluto lang. Ayos na po yan, no, Chef? Tagang pabalik-balikan na ng masa. Correct. Kaya na, nako. Ano pa nga ba, Chef? Paalam na tayo. Oo. Para makabakbak tayo ng ito. Kakahiyaan tayo. Hindi kayo makadun. Kasi lagi tayo napapagalitan. Dami doon naman ang bunganga natin. Dagdag tayo. Anyway, mga kakay, maraming maraming salamat po sa inyong muli, no? We hope nag-enjoy kayo dito sa pagkain nito. Sa mga gusto kong mag-try nito, gawing negosyo, ayan po. Napanood nyo. Again, God bless you all, siyempre, sa PJ sa Facebook page. Oh, okay, like and share. Pati yung Instagram and TikTok. Yung TikTok, Chef. Grabe, hindi ko yung mga followers mo sa TikTok, Chef. Sa ano man naman, matihin mo sila. Oo. Kalimutan ko yung mga pangalan. Ang dami ka din, no? Well, thank you po sa lahat na sumusuporta sa amin, no? Dito po sa ating channel. Sa Kuya Dek, siyempre, thank you din po sa sumusuporta sa kaibigan natin, Chef PJ. At sa lahat ng sumusuporta po sa buong aking Soul Food Tourism and Adventure, no, yung aming grupo na patuloy na susumikap para makapagbigay po tayo ng mga entertainment patungkol po sa pagkain, sa mga pwede niyong puntahan, no, sa mga adventures. Yan, ha? Siyempre, shoutout kay Kuya Albert. Ha? At sa lahat-lahat, mabuhay po kayo. Mahal namin kayo. Maraming maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, si Kadex. Kasama pa rin si Chef PJ. You know, Canto Fried Chicken, bakbak. Alright.